maraming pagkakataon na kailangan niyang harapin ang mga suliranin sa buhay. Katapusan ba ng kanyang buhay ang mumumulat sa kanyang iniibig na bayan upang makawala sa gapos ng mapanakit at mapangahas na makapangyarihan sa bansa? Handa kaya niyang ialay ang kanyang buhay sa lupaing silangan niya? Sisigunda Katigbak ang unang pag-ibig ni Rizal, ang dalagitang tagalipa Batangas. Nakilala ni Rizal ang dalagang ito sa Troso, Manila sa bahay ng kanyang lola noong Disyembre 1877. Inilarawan ni Rizal si Sigunda na may mahabang buhok, matang nangungusap na maapoy kuminsan at mapanglaw naman sa ibang pagkakataon. Malarosas na kutis na may kasamang makatutok sa ngiti. Magagandang ngipin at may kilos na malanim pa. Unang pagtagpo nila ay nahilingan ni Rizal na iguhit niya ang larawan ni Sigunda na kanya namang pinaunlakan. Iyon ang simula ng kanilang matamis na pag-ibig. Sigunda, bakit ba yan ang nagiging Maria, alam mo ba, may nakilala ako isang binuong. Pwede ko bang malaman ang kanyang ngalan, Sigunda? Siya si Ginoong Jose Rizal. Tashio, pwede mo ba akong samahan? Saan tayo pupunta? Sa bahay ng aking magandang binibini. Tara! Sigunda! Sigunda! Ginoong Rizal, ikaw pala iyan. Ako rin ay nagagalak na muli kang makita aking binibini. Bakit ka na pa rito ang binibini? Maaari ba kitang yayain, Mamasyal? Walang problema, Ginoo. Pinigilan ni Rizal ang sarili na tuluyang mahalin si Sigunda dahil batid niya na ipapangako na ito sa ibang lalaki, si Manuel Luz. Sabi nga nila, first love never dies, they say, unless your first love is already engaged to be married when you meet.
ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal. Nagtagpo ang landas ni Rizal at Leonor Rivera na ipagsama ni Pasiano ang kanyang kapatid sa bahay ng kanyang tiyo na si Antonio Rivera na siyang ama ni Leonor. Ang pagmamahalan sa isa't isa ay naramdaman nila nang masugatan si Rizal sa isang pag-aaway ng mga estudyante sa UST at ito'y kinamot ni Leonor. Siya ay nilalarawan na may maputing balat, alon-along buhok na mamula-mula, may maliit na bibig, may kalakihan at maitim na mata at mahahabang pilik mata, ilong na may katamtamang tangos, ngiting binabagayan ng dalawang bilog na malarosas na pisngi, matamis na tinig na binabagayan ng kahali-halinang halakak. Matagal nagkawalay ang dalawa na nagtungo si Rizal sa Madrid. Ikinasal kay Henry Kipin si Leonor Rivera noong June 17, 1891, dahil sa kagustuhan ng ina. Namatay sa panganganak si Leonor Rivera noong Agosto 28, 1893. Ngunit may sinasabing namatay din siya dahil sa kalungkutan. Nang ikalawang taon niya sa UST ay nakilala niya si Leonor Valenzuela na kapitbahay ng may-ari ng bahay na tinutuluyan ni Rizal na si Doña Concha Leva. Si Leonor ay anak ni na Kapitan Juan at Kapitana Sanday Valenzuela. Sila ay napalitan ng sulat upang hindi malaman na sila'y may kaugnayan. Tinuruan ni Rizal si Leonor sa pagsulat na ang tintang ginagamit ay tubig at asin. Subalit, hindi nagtagal ang kanilang pag-iibigan ay napagkasunduan na lamang na magturingan bilang magkaibigan. Consuelo Ortega y Rey ay anak ni Don Pablo Ortega y Rey. Siya ang mayor ng Manila nung si Maria de la Torre ang governor. Nakita si Rizal at Consuelo sa bahay nila Don Pablo sa Madrid. Dahil doon kasi nagpupunta ang mga estudyanteng Filipino. Isa sa mga pagtitipon na ito ang pagkikita ni Rizal at Consuelo. Kahit hindi naman kagandahang lalaki si Rizal, ngunit nagtataglay siya ng maraming talento kaya't nagustuhan siya ng magandang anak ni Don Pablo sa Madrid na si Consuelo. Pero may dalawang dahilan kung bakit umayaw si Rizal sa relasyon nila. Una, may kasunduan na sila ni Leonor. Pangalawa, ang kanyang kaibigan at kasamahan sa propaganda na si Eduardo de Leyte ay may gusto din kay Consuelo. He showed affection towards Consuelo but was not serious in his pursuit as he was still engaged at Leonor Rivera at the time. Yes, he loved the company of women, but during that brief period, he too was lonely and yearning for the physical void left by Leonor. Si Sieko ay 23, si Rizal naman ay 27. Nagsimula ang pag-iibigan nila nang lumipat si Rizal sa legasyon ng Espanya sa Azabu, distrito ng Tokyo. Humanga si Sieko kay Rizal dahil sa pagkamaginoon nito at kahit hindi gaanong marunong ng wikang Nipongo, ay pinipilit niya para lang makausap siya kaya ang ginawa ni Sieko ay nagsalita siya ng wikang Pranses at Ingles. Doon na sana titira sa Japan si Rizal, ngunit mas nanaig ang misyon niya na pagpapalaya ng Pilipinas. Taong 1897, matapos mamatay ni Rizal ay nagpakasal si Sieko kay Alfred Carlton, isang British guru ng chemistry. Namatay si Sieko noong May 1, 1947. Si Gertrude ng may-ari ng bahay na tinirhan ni Rizal nang magtungo siya sa London. Inilalarawan ni Rizal si Beckett bilang babaeng may kulay brown na buhok, asul na mata at may mapupulang pisngi.
Hindi rin nagtagal ay umalis siya sa London upang makalimutan na siya ni Beckett at maipagpatuloy ang misyon niya sa Manila. Si Nelly ay isang magandang babae. Matalino, mahinahon, may mataas na moralidad at totoong Filipina. May dalawang dahilan kung bakit hindi niyayan ni Rizal si Nelly na magpakasal. Una, ayaw ng ina ni Nelly kay Rizal. Pangalawa, ayaw palipat ni Rizal sa relihiyong protestanismo na gusto naman ni Nelly. Kaya hindi natuloy ang kanilang kasal dahil sa dalawang dahilan na to na inayawan ni Rizal. But their friendship must have been strong enough because they ended up being friends after all the drama. Before Rizal left Paris in 1891, Nelly wrote him a letter. Now that you are leaving, I wish you a happy trip and may your triumph in your undertakings. And above all, may the Lord look down on you with favor and guide your way, giving you much blessings. And may you learn to enjoy. My remembrance will accompany you and also my prayers. And that, ladies and gentlemen, how he became friends with his ex. Sa Bruselas at Espanya, 1890-1892. Noong 1890, lumisan si Rizal sa Paris patungong Bruselas habang naghahanda sa paglilimbag ng kaniyang mga anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. Ninirahan siya sa isang pangupahang bahay ng magkapatid na Hakubi, sina Katerina at Susana, na mayroong pamangking nangangalang Susana. Enjoy! Na may edad 16. Ayon sa historiador na si Gregorio F. Zaidi, umibig si Rizal kay Suzanne Hakubi, 45 taong gulang, ngunit naniniwala si ang belgang si Pro/Moilders na umibig si Rizal sa 17 taong gulang na pamangking si Susana Till. Nakita niya ang mga talang nagbibigay linaw sa kanilang mga pangalan at edad. Ipinanganak si Bracken noong October 3, 1876. Ang kaniyang mga magulang ay sina James Bracken at Elizabeth Jane McBride, mga Irish. Ngunit namatay ang ina niya sa panganganak kaya't inalagaan siya ni Ginoong George Taufer. Inilarawan ni Rizal si Bracken bilang isang babaeng Irish na 18 taong gulang. May gintong buhok, asul na mata at simpleng manamit pero elegant. Nagkita sila ni Rizal nang ipagamot ni Bracken si Taufer kay Rizal sa dapitan. Rizal! Oh, what's the problem? Can you please help me to cure my father's eye? Of course, come in. Thank you. Pagkalipas ng isang buwan, nagpa siya ang dalawa na magpakasal subalit nalaman ito ng Ginoong Taufer. Dahil sa pag-aakalang iyo ng Josephine, pinabanta siyang magpakamatan. Nang bumalik si Taufer sa Hong Kong, bumalik din si Bracken sa dapitan upang magpakasal kay Rizal. Ngunit tinanggihan ito ni Padre Obak kaya't sila'y naghawak kamay at ikinasal ang kanilang sarili. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang kanilang anak na 8 buwan pa lamang. Ito ay pinangalanan ni Rizal na Francisco.
Bago mamatay si Rizal, binigay niya muna ang librong Imitation of Christ ni Padre Thomas Kempis. Ikinasal si Josephine 2 taon matapos mamatay si Rizal kay Vicente Abad. Soldados! Listo! Kabundara! Rizal!